Alright, so anyway, magandang gabi uli sa inyong lahat mga kababayan. Happy Sunday nga pala. Ay, happy Saturday pala ngayon. So mamaya pa pala yung Sunday. Okay, so alam nyo ho, pagka ganitong araw, mahirap maghanap ng topic na yung mga current events. Yan. Maski kami-kami rin nagtatanungan eh. Uy, good job. Walang ano ha, walang mga issues ngayon. Kaya lang, wala kaming content yung mga nasa ganito. So, total, matagal ko na rin naman ng assignment, tsaka maraming mga kababayan tayo. Ang dapat na, ano, may alam nyo, yung may malaman sila tungkol sa ibang bagay dito sa ating bansa, kagaya ng Sabah, yung issue na yan. Diba? Ako naman, nagulat doon sa, not really nagulat, kaya lang, grabe pala ako yung, pinagdaanan ng Sabah territory, ng claim na yan, diba, sa mga nakaraang panahon. Bali, hindi lang naman ito sa pamilya Aquino at dito sa pamilya Marcos. May mga nagdaan pa rin. Okay, so magandang gabi po sa inyo. Edify Vlogs, Terry Ryzen, and Edith Lorenzo, ka-Goldfish, magandang gabi. Smooth Jazz with Rusty from the Land Down Under, Nay Emeline Guillermo, Alin Bautista, and April May. Yan, magandang gabi sa iyo. Okay. Teka, meron ako sa inyong isi-share. Nalaga mo, magandang gabi. Nasaan na yung button? Ayun, nasa ilalim. Okay, ito. So siguro kay yung iba sa inyo siguro first time lang itong nakita. Itong picture na to, di ba? So actually ang kilala ko lang ho talaga diyan itong dalawa lang. Itong si Ninoy and then itong si Noynoy. Type sa mga pangalan eh, no? Yan, sabi ni Melag ni Tropang Tagalog, pwede posible po bang pinag-uusapan din ni na PBBM kanina ang tungkol sa Sabah claim? Hindi po. Kasi sa pag-uusap ng mga ganyan, ano yan eh, kung ano lang yung naka-line up. Yan. At saka, itong Sabah claim na to, sa ngayon, walang may gustong magpalaki ng usapin dyan, ng issue dyan. At saka isa pa, hindi naman makakatulong sa atin ang Amerika when it comes to the Sabah claim. Eh kung makakatulong yan, di sana noon pa. Diba? Tagal lang natapos yung usapin na yan. Mas preferred rin nila na may regional conflict eh. Nang sa ganon, pag may awayan, diba? May bibentahan sila ng mga armas. Oh. Kay Ben Pumarens. Yan, Pumarens. Larawan ng mga traitor apat na yan. Alright, so ito yung sinasabi dun. No? Dear fellow Filipinos, yan. Remember these faces. Family of traitors. Yan. So ito raw hong nasa unahan pala, ito yung Sevillano Aquino. Naririnig ko to sa tatay ko, lalo itong dalawang to. Yan. Yan, Sevillano Aquino, ito daw ay nakasuhan ng rebellion, tapos sumuko, tapos nakulong sa Bilibid Prison, tapos naparusahan ng bitay. O nasentensyahan ng bitay. Grabe ha, pagre-rebelde ang kaso niya. 1902 yan ha. Ito namang lolo ni Noynoy. Yan. Ay isang Makapili. Ito. Member of a militant group formed in the Philippines in 1944 World War II. Yan. To support and give military aid to the Japanese. Treason talaga to mga kababayan. Because we are, di ba? Tawag dito. We are in the state of war with the Japanese Japanese Imperial Army or with the Japanese government. Tapos isang Filipino that gives aid, nako, this is treason. So ayan, giving aid to the military Japanese Imperial
And then he was charged of treason by the Philippine government in 1946, sentenced to death, but he died heart attack in 1947 while awaiting trial. Okay? Grabe. Okay, and then eto naman si Benigno, si Ninoy. Ayan, organized. Ayun, eto yung nagbuo ng CPP-NPA. Tapos, nakasuhan siya and then nahatulan sa kasong pagtataksil sa bayan. Diba? And then, sabi nga siya yung founder o co-founder ng CPP-NPA together with Joma Sison. May isa pang kasama yan eh. And then, November 1977, grabe, isang taon pa lang ako nito ah. But he was saved by Marcos. Yan. He asked Malaysia to support for his candidacy and military aids for his CPP-NPA group. And in exchange, he exposed to the Malaysian government and then President Ferdinand Marcos' plan to reclaim Sabah. Grabe, no? Dito pa lang sa intro nito. So, gusto niya tumakbo pagka-presidente, humingi ng tulong sa Malaysia para sa kanyang grupo rin na CPP-NPA. Tapos ayon dito na hindi ko binibintang pero yun ang binabanggit dito sa ano na to. Bilang sa background niya. Tapos yung plano classified, okay? Considered as classified. Alam mo kahit na siguro anong sama mo sa politika. Pag sinabi mo na lalo't sinasabi mong ikay nagmamahal sa bayan, so hindi mo i-disclose kung ano, 'di ba? Kung ano yung considered to be classified information. Eh ano yan eh? Bayan mo yan eh. Tama, may laga mo. Yan yung ano, yan yung Jabida massacre. 'Di ba? Yan yun. Ito nga yung sinasabi, ang kwento diyan, ako mismo hindi ho ako naniniwala na totoo ang Jabida massacre. At mukha naman ding vindicated ako diyan dahil mismong si Nur Mizwari, I think way back 2016 na sinuportahan niya sa PBBM, sinabi niya na rin mismo na isa siya sa napaglalangan na isahan na paniwala ng kalokohan ng kwento nito ni Ninoy Aquino regarding diyan. Kasi itong si Ninoy ay naglabas ng nag-filibuster tapos sa kanyang privilege speech, chinika niya na merong gagawing ganitong infiltration si Ferdinand Marcos, may tinitrain kanyo na mga batang mga tausog, yun yung mga nakatira doon sa Sabah. I-infiltrate nila. So ngayon, ginawa ngayon ng Malaysia, nako, hinarangan yung daanan, binantayan nila. Tapos ngayon, isang kwento pa rin niya ay nagmabuko daw yun, itong si Marcos Sr. ay minasakir at sinunog yung mga tinitrain niya ng mga kabataang tausog na mag-i-infiltrate. Nako, anak ng kamote. Tapos 'di ba merong isa si Haraula na kamamatay lang noong 90s na sabi nga lone survivor na nilangoy niya yung Bataan Island, yung corregidor papuntang Cavite, and then later on binawi niya yon because na-question siya doon at hindi niya kayang patunayan na nilangoy niya talaga magmula doon. Tapos nung binago naman na niya, sa laot daw siya nakuha ng mga mangingisdang Kabiteño. Kaya siya nakarating sa Pampang. Ngayon, pumunta siya sa opisina ni Senator Ninoy Aquino at the time. And then, doon humingi ng tulong. Ang mga Muslims, ang takbuhan niyan, Oma. Hindi sila magtitiwala basta-basta. Diba? O kaya punta sila sa mga imams nila, ganyan. And besides, walang, ito nga yung question namin dati. Bakit walang maipakita na official yung affidavit niya, tapos wala man lang investigation na ganap, or hindi man lang, si speech ni Ninoy,
o sa buong buhay niya na hindi man lang niya hiningi diin din na magkaroon ng ano ang pag dito ang NBI, kung may NBI na noon, o kaya itong Senado o Kongreso magkaroon ng ano ng investigation diyan. Oh. Ito namang si Nur Mizwari eh naniwala at feeling niya masyado nang sobra-sobra na talaga, masyado nang aping-api ang lahing tausog ang mga taga Mindanao sa mga Westerners, sa mga mismong kababayan nila, hindi naman sila nasakop ng mga Western countries and yet nasasama sila, 'di ba? Sa mga kung sino naman ang bagong magmamay-ari o magkokontrol sa Pilipinas. Simula yun sa Treaty of Paris, then napunta sa American control, 'di ba? Tapos ang American control, eto naman laya-laya kunwari, dumating naman ang World War II. And then yun na nga after World War II ang epekto ngayong sa ano, sa Sabah. So, yun ang mag-uusapan din natin ngayon. Grabe, oh. Ito, ha. Ito kay Noy-Noy. Ah, ito, hindi naman ho totoo itong isang ito. Yan, ang nagbenta ng Scarborough sa China. Actually, hindi naman niya binenta, ha. Iko-correct ko lang itong showbiz government. Hindi naman niya binenta ang Scarborough. Ang nangyari doon sa Scarborough, may content na ako nito dati. Ano, tawag diyan, katangia lang talaga niya at ni ano ni hindi niya itinama yung aksyon nung kanyang dating DFA secretary na nakarinig ng Marites, someone si ano si Ben Campbell, Kurt Campbell ng US ng Washington DC na sinabihan sila na oy, sabi ng China okay na daw. Alis daw sila along with the Filipino troops diyan sa standoff at masama panahon. Tapos mag-usap na lang status ko. Tapos mag-usap. Sa tuwa naman niya ngayon, ang ginawa niya, nirelay niya ngayon dito. Ay hindi pala hindi si Campbell, ang nakausap pala ni Campbell, yung isang ambassador natin to the Washington DC at the time, anong panahon ni Pinoy. Parang ano yun eh, hindi sikat na tao yun eh. Private person yun from the business side yun eh. Ngayon, nirelay naman niya ngayon na itong ambassador natin sa Washington DC dito kay DFA Secretary. Yan, kay ano, pangalan nito, yung nahuli sa abroad, yung may naka-wheelchair at nakaganon ng kanyang, ano, kanyang attache case, Del Rosario. Nang malrinig ni Del Rosario ang parehong message, inutusan niya ang Philippine Navy na nag-iisa lang naman yung barko doon. Thank you, Nay Emeline. Tapos, eto na mga Bureau of Fisheries na magsialisa na roon. So, sa madaling salita po, yung ating buong pwersa doon, no, pinaalis niya. Eh doon, may usurpation of authority doon, mga kababayan. Unang-una, hindi naman niya po under DFA siya eh. Magkakapantay sila, hindi niya under ang Department of National Defense. Ang Philippine Coast Guard, isa rin sa pinaalis niya doon. Ang Philippine Coast Guard, eh, nasa ilalim ito ng ibang ahensya, DOTR yata. Oh. Diba? Ngayon, ito naman, ito yung kwento dyan eh. Nung malaman ni Trillanes, kasi si Trillanes po, he advanced, papakabayani eh. Sanay daw kasi siya sa ganyan, backdoor channeling ang tawag. No, kasi legal naman din talaga 'yan. Even America eh, like the Watergate scandal, ginawa 'yan. So siya gustong bumida. So kasi expert daw siya diyan. Kaya lang hindi siya nire-recognize ng China para makipag-negosasyon dahil isa siyang senador. Eh this should be an act between the executive department. Ganon. So, kinausap niya si Pinoy. Nako, nalaman-laman niya, wala na pala tayong tropa doon. Pinaalis nung magaling na si Del Rosario. Now, nung malaman ito ni Pinoy, tsaka nito ni Trillanes, so wala na siyang nagawa. Imagine 16 times, tapos malalaman mo lang, wala na pala kayong ipinaglalaban kasi nag-alisa na yung tropa natin. So, eto pa. Sa madaling salita, wala nang ano eh, wala nang tayong maipagmamalaki sa China na
ayaw niyo makipag-usap ng maayos, o sige, stand off tayo, tawag kami ng kakampi sa international community. Wala na, umalis tayo. Ngayon, ang sabi nitong, ano, nitong sa DFA natin, and then Coast Guard, and then, sa madaling salita, reaction ng Philippine government, niloko raw tayo ng China. Kasi yung usapan, pareho nga alis. Alam niyo ba ang sabi ng PLA? Nagtaka nga kami bakit umalis yung tropa ng Pilipinas eh, doon sa standoff nila. Hindi naman sila nagpapatayan eh. Naki-standby lang sila doon eh. Taka daw sila, bakit biglang umalis yun? Sila, hindi sila gumalaw doon, nandun lang sila. Now, ito ho ang biggest mistake ni Pinoy. Hindi niya itinama. He did not rectify Del Rosario's mistake. Mas mataas ang kapangyarihan niya kay Del Rosario. He could even fire Del Rosario at the time and anytime, pero he did not. Hinayaan na lang niya yun, and then, ewan ko kung gaano kalaki ang utang na loob niya dyan. Kasi hindi niya man lang kinonyatan. Sana, napakaano mo, atrabida ka, pauna-una ka. Diba? So nangyari, isip na lang sila ng ibang paraan. Kaya inabot pa ho yan. Imagine ang standoff April hanggang June. Tapos, eto na. Pagdating ngayon itong December, doon sila nagdimanda. Sipin mo yun. Laking kapabayaan. Hindi ko alam kung sinadya yung kapabayaan na, pabayaan na lang ba talaga o ano. Tapos apat na taon hong naghintay yung mga mangingisda natin dyan sa Zambales na makapalaot muli. Kung hindi pa dumating si Pangulong Duterte, di ba? Nung dumating siya ron sa posisyon niya bilang presidente, so it took him like more than 2 weeks at napapayag niya ang China na huwag nang gagalawin ang mga mangingisdang Pilipino doon. Kasi historical fishing ground din naman natin ang, di ba, ang West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal. Grabe. Alam niyo yung simple omission, simpleng pagkakamali, nagre-resulta rin ng hindi kaiga-igaya, na hindi magandang ano yan eh, pangyayari eh. Okay, so ngayon naman, teka, tahan naman natin ito. Ito ho, nakahimiyang project. Ako, eto, teka, alisin ko lang itong ads na ito. Noink. Yan. So, nung nagkaroon ho tayo ng 2013, di ba, lumusob yung tropa, na, yung freedom fighters ng Sultanate of Sulu. So, that was 2013. Ngayon, gusto ko lang ding linawin, mga kababayan, nangyari ho kasi dyan ay ganito, na yung, this is according to Jaisal Kiram. Okay? Sabi ni Jaisal Kiram, yung mga matatanda natin, gusto nilang maranasan naman dahil ang hirap na sa buhay nila rin sa Pilipinas eh. Biruin mo, isa silang sultanato tapos hindi nila napapakinabangan man lang tumira sa kabilang teritoryo, di ba? Sa kabilang pawid-dagat lang. Nabahagi naman ang teritory nila. Ngayon, etong Malaysia, hindi maganda ang pagtanggap sa kanila. Tinataboy sila, hinuhuli, pinapahirapan. Samantalang sila, yung mga legitimate na dapat na naninirahan doon sa Sabah. Now, etong Sultanate of Sulu Freedom Fighter, sumugod, pumunta doon. Yan na. Ngayon, nung magkagulo, nako, ang kapansin-pansin dito, ito ang napansin ko rin dyan mga kababayan eh. At that time, ang action dito ni Pinoy ay kakaiba. Ano pa sila eh? Sila pa yung nag-set up ng, eto nga oh, meron nga pala rito niyan sa duluhan. Nag-set up ng hotline. Meron pa silang hotline, nasa na yan? Teka ha. Hotline. Ayun. Sabi sa kanila ni PBBM ay ito. Yan o. Pero bago natin pag-usapan ang claim, diba? Kasi unang-una, ang naging action dito rin ni Pinoy mga kababayan is legitimate ba yung pagpunta nila ron? Legitimate ba yung claim ng mga Kiram na sa kanila yon? Bakit?
In his mind kasi, isinurrender na to ng nanay ko, isinuko na namin yan, ibinigay na ng nanay ko yan. Hindi ba? There was such action during his mom's presidency. Isuko. Ito. Sabi ngayon dyan ni PBBM, pero bago natin pag-usapan ng claim, protektahan muna natin ang mga Pilipino. Diba? Malasakit ka ba mga kababayan? Before we discuss any claims, let's protect first the Filipinos. Okay. We should talk to the Malaysians to spare the Filipinos from harm or harassment and to resolve this matter peacefully. First and foremost, it's the responsibility of the government to protect its citizen. Yan. And you know what happened? Ayan ang sabi dyan, no? But instead of heeding the call, instead na pakinggan yung panawagan ni Senator Marcos, ni PBBM, ni SBBM noon, etong ginawa niya, inutusan pa ni Pinoy. Natatandaan niyo ba yon? Inutusan niya pa ang pamilya Kiram, yung Sultanatum Sulu, sina Jamalul Kiram, na pasukuin mo na ang iyong mga tauhan. Walang hiya naman, oo. Diba? Imbis na sana mag-usap, alam niyo kung anong ginanda nila kung nito ko mag-uusap, makikipag-usap ang government, ang Philippine government, sa Malaysia regarding this matter. So, pwede hong magkaroon agad ng status quo order. Okay? So, wala na nga arestuhin, walang gagalaw sa mga sa freedom fighters ng Sultanatum Sulu, wala rin gagalaw sa mga sundalo ng Malaysia. Then mag-uusap. Diba? Bilateral, bansa sa bansa. O, foreign affairs to foreign affairs ang mag-uusap. Yun ang sinasabi rito ni PBBM. By doing that, magkakaroon ho ng protection. And then magkakaroon ng kasunduan na, sige, for the meantime, aalisin namin yung mga kababayan namin, pull out namin. Because we can. Meron tayong isang barko at marami tayong mga pribadong barko eh. Na marami na nga hong nag-pledge no na sila ay willing na kunin yung mga kababayan natin doon. Yung mga gusto ng sumuko, umuwi ng Pilipinas, kunin. Yung mga gusto ng bumalik ng Pilipinas dahil mas mahirap pa sila sa daga kumpara kung nandito sila sa Pilipinas. So sabi nga ng iba, isang pagkakamali ang pagpunta namin sa Sabah. Tapos hinanap namin ang ganda ng buhay, kaso hindi maganda ang trato, ang pagtanggap sa amin ng mga Malaysian. Diba? So yan. Ito, na meron pang hotline ha. A hotline between Malaysian Prime Minister Najib and Aquino was set up to neutralize the Sultanate Army. Grabe no. Nagsilbi pa si Pinoy na ano na tawag dito, nagsilbi pa siya na ano diyan sa Malaysia, naging abogado pa. Okay, so balikan natin to sa taas. Okay, so ito pa ha. Sabi rito, when he was still senator, yeah, no, si PBBM daw sinubukang tumulong sa Sultanate Army. No, yun nandun sa lahat, standoff. Yan, sabi niya, we as a republic have had a claim over Sabah since the 1960s. We have historical claim over Sabah. That's a fact. Yan. Okay, and then ito pa. But whatever else the issue there may be, and the Sultan of Sulu and his people are Filipino citizens, and by virtue of the fact, they deserve protection from the Philippine from the government of the Philippines. Sinasabi niya na meron tayong ano, meron tayong claim diyan, meron tayong historical claim diyan sa Sabah. Na atin 'yan. Pero ano pa man ang mga usapin diyan sa Sabah, no? Ang sultanato ng Sulu. Grabe nang ingilabot ako sa ano ni BBM sa malasakit niya. Sabi niya, pero ano pa man ang usapin diyan, ang sultanato ng Sulu at ang kanyang mga mamamayan ay mga Pilipino. And by virtue of that fact, at sa katotohanan iyan, sa bisa ng katotohanan iyan, they deserve protection from the government of the Philippines.
Diba? Grabe. Kasi ito naman, no, balikan natin to ha. Yan. Bago naman yan kasi rin, isang nagiging issue nga rito nila, Pinoy, kung legitimate ba yung punta ng mga kiram? Legitimate ba yung kanilang mga yung kanilang territorial claim? Kanila pa ba talaga yan? Hindi ba't narinig ko pa nga nun ang ano niya eh. Sabi niya, hindi ba't ito yan o? Sinurrender na natin yan, binitawan na natin yung claim na yan. And there was an issue raised at the time, mga kababayan, na ang una daw pong nagbitiw ng Sabah, ng Sultanate of Sulu, no, ng Sultanate of Sulu, ng territory ng Sabah, ay si Ferdinand Marcos. Sabi, meron silang pinalitaw noon na ganyan. Kaya naman dito kay PBBM, he reiterated this. Meron tayong historical claim sa Sabah, 1960s pa. 'Di ba? Minsan binigay ko na nga sa inyo yung timeline mula kailan 'yan, panahon pa ni President Diosdado Macapagal. Yung tatay ni Gloria Arroyo. Tapos 20 years, 'di ba? Hanggang 1981. 20 years yung tagal po na binigyan ng otoridad, ha? Otoridad po ang ibinigay nila sa dito sa ating pamahalaan, binigay ng Sultanate of Sulu para lamang po sa claim, para tulungan sila sa claim. Kasi ang nangyari ho noon, parang ang Pilipinas was like an empire. Okay? Meron noong kaharian, merong kaharian diyan sa loob ng ating bansa. So ano ang tawag mo roon dito sa atin? Kung di katulad ito ng imperyo, kaya lang empire doon to sa monarchial. Diba? Pero ang tawag diyan sa kanila is territory. Kung nagco-coexist sila sa loob po ng Philippine state, 'di ba? Philippine government, tapos merong isang estado doon na may sariling gobyerno. Pero pagkatapos ho niyan, isinorender na ho ng Sultanate of Sulu sa pamahalaan sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi kapag ho nag-lapse ang kanilang authorization na ibinigay, masisira ho ang visa ng claim na ipinaglalaban noon ni Marcos. Ngayon, ibinigay nila, isinuko nila, no? Ang sabi nga ron sa English na nabasa ko eh, they ceded, okay? They ceded. Ibig sabihin, it's a cession. Ipinagkaloob, ibinigay ang control. Oh, wala hong kapalit. Hindi na ho kapalit dito ng i-claim mo on our behalf. So they ceded the territory. Kaya sabi, kapag ka nabawi ba yan? Kung loobin ng Diyos, nabawi natin yan. Baka naman ang gobyerno ng Pilipinas ang kalabanin ng Sultanate of Sulu. Mga kababayan, yun hong status ng pag-iing ng Sultanate of Sulu. Hindi na ho ito estado ng katulad ng isang bansa. Okay? Kinilala kasi yan eh. Kaya ito ho ah, pansinin nyo yan. Marami hong mga sultan-sultan sa Mindanao. Okay? Pero, tanging etong Sultanate of Sulu or Sultanato ng Sulu, ang talagang hindi nawawala ang title na yan. Because it was recognized by Ferdinand Marcos, yung Sultanate of Sulu. Kinilala niya rin meron siyang isang sultan na kinilala diyan. I'm not sure if it was Jamalul Kiram, yung tatay nila Jaisal Kiram. Pero kinilala yan ni Ferdinand Marcos. So ibig sabihin, kapag nabawi ito, ang pagkakabawi po diyan ang mangyayari ay sa pangalan po ng Pilipinas at sa karangalan ng Sultanato ng Sulu. Okay? Kaninong batas ang iiral dyan, JDB? Diyos ko naman, ang hirap pa ng sagot doon. Kadali-dali lang. Ah, bibigyan lang yan ng katulad ng status ng barn. Di ba? Ng autonomy. Oh, kasi sultanato kayo eh. Kinilala namin kayo. Pero kinilala nyo, binigay nyo ang teritoryo nyo sa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas. And therefore, hindi kayo susuwag sa gobyerno ng Pilipinas. So this is going to be like a federal territory. So magiging ho itong perfect example, kumbaga.
Ang laki ng teritory niyan. Ang teritoryo ho ng Sultanate of Sulu, including Palawan yan. Di ba? Pansinin nyo, kung ang pamilya kay Ram, pamilya kay Ram, ang sultanato, eh, tagahabol ng kanilang historical territories. Hindi nga nila sinasabi sa atin na, oy ha, hindi lang yan ha, pati yung Palawan, that belongs to the territory of Sultanate of Sulu. Hindi sila gumaganon. Hinihingi lang nila, mabawi yan. Kasi, sila na ho yung matibay nating ebidensya diyan sa claim natin sa teritoryo. Di ba? Sabi ni Reben, gusto kasi nila mag-federalism na para mag-Mindanao, may kanya-kanya ng government. Alam yan ni PBBM kung ano naman ang usapin dyan, nakamonitor ang Pilipinas dyan, ayaw nang maulit pa ang nangyari noong panahon ng kanyang ama ang tungkol dyan. Ngayon, ang tanong, eto muna, nation building. Maraming problema na masusolusyunan na sana sa panahon ni PFM, ngunit nawala dahil sa mga Aquino. Number one, Sabah. Remember I told you the story of my professor? Na sabi niya, alam mo, when Ferdinand Marcos got irritated with Malaysia, Malaysia kasi ginawa nila dyan eh, yung sinurvey ng mga British, yung mga nakatira dyan. Siyempre, sasabihin nila, kasi under pressure, Malaysia kami. Kaya ho, pag chinek ninyo yan sa Wikipedia, tanungin ninyo dyan, who owns the Sabah? Ganyan. May makikita kayong isang sagot doon. Sabah joined Malaysia. Mali yun. Ang Sabah ho ay naisama sa Federation of Malaya. Okay, hindi ho bansang Malaysia. Wala pang Malaysia nung nabuo yung Federation of Malaya. Nagkaroon lang ng Malaysia nung ibigay ang kanila na palayain na sila nitong British. At ang masakit, sa kanila itinurn over ang Sabah. Despite the fact na nagpapaalala na ang sultanato, nagpapaalala na ang pamahalaan ng Pilipinas. And at the time kasi, wala pang authorization na binibigay ang sultanato. Kaya kahit nasabihin natin magsalita ang gobyerno ng Pilipinas, huy, ibigay nyo yan dito sa gobyerno ng Pilipinas. They won't respect that. At yan ang sinamantala. Yung legal capacity. Okay, technicalities. Sa akin yan lang, that's my opinion. Yun lang nakita ko doon. Bakit sinadyang maliin ng British kung kanino yan isusole. Dahil malinaw naman yan kung ang history niyan sa kanila, my God. Ito pa, number two, communist power, number three, power problem. Number four, West Philippine Sea, five, and the infrastructure like the train from north to south. Isa pa, when it comes to wealth ng bansa, kasi may langis pala ang Sabah. And at the time, wala pang nakakapagpatunay na may mapapakinabangang langis dyan sa Sabah. Naalala ko nung bata ko, 80s, ang kwento lang ng tatay ko dyan. Atin yan, pero ang nakikita ko, kuha lang naman daw dyan, mga ano lang, kakaibang klase ng mga hayop, puro bato yan, puro bundok na lugar yan. Maliit lang yung kapatagan dyan, kaya nga pinamigay lang yan ng dating may-ari, yung Brunei. Pinanregalo lang yan sa mga tausog. Dalawang pinagbigyan dyan. Yung hati kasi yan eh, yung Borneo eh. Etong north, ito yung napunta sa Sultanate of Sulu. Alam nyo na history nun. Diba? Eto, baba tayo ng konti. Grabe. Eto, Malaysian support bargain. Yan. Meanwhile, the late former Benigno Aquino Jr. had bargained the Philippine claim on the disputed territory in Sabah to get Malaysian support in ousting former President Ferdinand Marcos. Grabe. So eto hong Sabah, sinasabi rito. Yung nga, nabanggit natin kanina, di ba? Doon sa unang picture na pinakita ko sa inyo, yung apat. Mula sa kay Pinoy, paakyat doon sa lolo sa tuhod.
Ngayon, hiningian ito ni Ninoy daw ng tulong para sa kanyang pagtakbo pagka-presidente ang Malaysia kapalit ang Sabah claim. Na kung siya maging presidente, putrage, sa inyo na yan. Isuko namin yan. Yan ang kanyang kondisyon. Hiningi niya ang suporta financially and dito sa mga dito sa kanyang kandidatura pagka presidente. Tapos etong kanyang mga kasamahan, mga tauhan niya, the CPP-NPA. Yan ang sinasabi doon sa kasaysayan. Kaya lang ang problema, yung kanyang tangkang pagtakbo pagka presidente eh naghanggang tangka lang. All right? Ngayon ito pa. The Sultanate official requested anonymity, said the former Foreign Affairs official revealed during a forum he attended at the University of the Philippines in 2013, ng March, yan, that the Aquinos would drop the Philippine claim over Sabah in exchange for its support in the move to oust to Ferdinand Marcos Sr. Ayan ha, mabuti na lang din. Uy, UP ha, good job. Pinayagan ninyo ha, na mabanggit ito. Okay, ito pa. He said, Hermes Dorado, former National Territory Division Head of DFA, said during the forum daw that Aquino met with the Malaysian Prime Minister Mahathir, kay Mahaderang Mahathir, yan, before Ninoy, went back to the Philippines and was assassinated on August 20, 1983. Naalala ninyo, di ba? Merong passport siya bilang ano yung pangalan niya sa passport niya? Marshal Bonifacio. Diba? Marshal Bonifacio. Ganun ho kalalim ang ugnayan ni Ninoy Aquino at sa Malaysia. Now, atras tayo ng konti. Doon muna tayo sa buhay pa. Dito assassinated na. Yung buhay pa. Okay? Noong tinatrabaho nila na matanggal sa pwesto si Makoy. Yan, to oust yan, the move to oust the late then President Ferdinand Marcos Sr. Makikita nyo rin ho ito sa vlog ni Chris Aquino, yung pagdalaw niya doon sa Johor of Malaysia. And then doon rin ho sa ibang kasaysayan, masi-search nyo rin yan, yung Johor of Malaysia. Ako nga nagtataka, what do you mean by Johor of Malaysia? Tapos na itong recently lang, dinalaw pa ni Chris Aquino. Iyon pala, ito ho pala ang tumulong sa kanila financially for survival sa Amerika. Siguro nung naninirahan sila doon sa Boston, Massachusetts. Yan. Kasi wala naman silang hanap buhay eh. Wala naman silang negosyo doon eh. Diba? Eto. The source said there was commitment to help oust yan if the Aquinos will assume power. The claim of Sabah will be dropped. Iyon, ha? Maliwanag. Ito. Okay, ito. Ah, ito. Yung expose niya, yung Jabida Massacre, ito naman yung pagkakabuo na ni Nur Miswari. Ito ho yung naging impact nung expose kuno ng kasinungalingan ni Ninoy na meron daw nga binubuo. Yun nga, na naging resulta po ay ang Jabida Massacre. At doon ho sa massacre na yun, nasaktan ang puso ng makabatang makabayang tausog at age of 27, Professor UP Political Science Professor Nur Miswari. Yan. Umuwi ng Mindanao, itinatag niya ngayon ang Moro. Ibig sabihin po ng Moro, pangkalahatan ito. Wala hong sinisino rito na ikaw ay tausog, o kung ano pang tribo mo, wala, walang ganon. No, walang ganon. Ngayon nga, ang masakit eh, ang mga katutubo natin dyan, pinangalanan nila ng iisa lang. Diba? Binigyan lang na itong mga makakaliwang grupo ng isang katawagan. Samantalang dapat silang tawagin ayon sa identity nila ng kanilang tribo. Halimbawa, ang Manobo. Pero ano ang tawag sa kanila? Oh, Lumad.
Sa English, pag tinignan mo, o sa Tagalog, tinignan mo, anong ibig sabihin ng lumad? Katutubo sa parting Kabisayaan, Mindanao. Wala hong dangal na magsasabi na ito ang mga katutubo, na ganito ang kultura. Walang distinction, mga kababayan. Napakapangit. Bakit? Eh wala namang malasakit yung nagpangalan ng lumad sa kanila eh. Dito kay Nur Miswari, kita mo ang pagiging makabayan. Moro National Liberation Front. Yung explanation na yan, ang galing yan sa kanya mismo. Narinig ko sa kanya yan noon pa. Ayan, to fight for the independence of Mindanao. Diba? Mindanao na ang ipinaglalaban niya dyan. Regardless na rito, mga kababayan, kung ikaw ay ano pa ng lahi mo, basta taga Mindanao ka, humiwalay na lang tayo sa Pilipinas. Lagi na lang tayong inapi. Hindi naman tayo nasakop ng mga colonizers. Lagi na lang tayong ginawawa. Yan ang naging laban naman ni Miswari. Ngayon, ang resulta ito, siyempre, pa-provide ng Malaysia sa kanila ng sanctuary, siyempre financial, di ba, at saka armas. Balikan natin yung kwento ng aking professor. I forgot the exact year eh. Nung mairita si McCoy diyan sa yabang ng Malaysia, kasi nga sa kanila napunta eh, di ba? That was 1965 nung naging presidente siya. So, ang ginawa niya ngayon, sa asar ni McCoy, sabi ng professor ko sa political science, professor din ho siya noon sa ano, sa kasi iba-iba silang eskwelahan eh, umiikot yung mga yan eh, UST, sa ano, sa CEU, San Sebastian College, diyan sa U-Belt, UM, ganyan. Umiikot lang sila, University of Manila, umiikot lang sila ron. Sabi niya, ginawa niyan, loko yan. Pinaliparan niya ng mga eroplano natin. Eh nung araw, mga kababayan, ang Pilipinas ang merong superiority rito sa Southeast Asia pagdating ho sa mga eroplano. Pagdating dito sa air supremacy, supreme ang Pilipinas dito ho sa Southeast Asia. Ang pinuntahan pa niya, ha, mismong yung base, yung malapit na sa Singapore, Kuala Lumpur, mga kababayan, ang tinawid ng mga eroplano natin. Hindi po Sabah, Kuala Lumpur mismo. Eh kung kinonyat-konyatan ni Ferdinand Marcos yun, baka nga masakop pa niya yung Malaysia. Ano nangyari doon? Nakiusap ka agad ng Malaysia. Ang problema, itong lintik na United Nations ang nakialam na naman. Status quo, wala na nangyari. Eh, the same professor din, yung kunento ko sa inyo noon, na sabi niya, alam mo, nung time na po ito ni ano ha, ni McCoy. Sabi niya, alam mo nung panahon ni Marcos, punta ako ng Hong Kong, na ipambibili ko ang, yung pera natin, yung pisong papel, na ipambibili ko sa Hong Kong yan. Binabayad ko yan, parang dollar yan. Sa ibang lugar dito. Pag nagpunta ako ng, kasi paborito niyang tambayan daw, ang Belgium, tsaka France. Eh kasi boundary lang naman yan eh. Boundary lang yan. Gagawin niya, magkakape daw siya sa Belgium. Tapos magla-lunch, breakfast yun. Magla-lunch daw siya dito sa France, sabi niya. Minsan, literal, tumatawid pa siya ng ibang territory. Kasi parang ganyan yan eh. Lalayo pa siya, sakay siya ng tren. Pag sinabi mo doon nung araw na you are a Filipino, I'm a Filipino, where are you from? I'm from the Philippines. Oh, wow, tingin sa'yo para kang si Agamulak. Tingin sa'yo para kang kung sinong bigating dignitary. Taas ng tingin nila sa mga Pilipino noon. And the same professor who told us his experience when Marcos was deposed. Alam mo ba, sabi pa nga niya eh, naaasar pa nga kami kay Pinoy, kay McCoy. Sabi niya, kasi parang ang yabang ng dating. Alam niyang mahina yung Malaysia, pinadalhan ng mga aeroplano natin. Alam naman niya na supreme tayo. Tayo ang may air supremacy. At the time, nagde-develop pa rin tayo para na tayo ng mga rocket noon. Advanced tayo noon. Though hindi tayo yung kauna-unahan na pagdating doon sa yung paggawa ng rocket, pero siguro rito naman sa Southeast Asia, tayo naman ang una rito pagdating po dyan sa surface-to-air missile. Yung Bongbong 1 tsaka yung Bongbong 2. Tapos nagde-develop sila ng aeroplano
na gawa sa ano, yung hindi na didetect-detect ng radar. Oh. Eh, kailan napabayaan lahat yun. So, ang ganda ho ng status ng Pilipinas, nung nawala siya, naku, eto na. Hindi mo na magamit ang Philippine money sa Hong Kong. Ang utang ng Hong Kong sa atin, nawala na. Inabrogate ni Cory. In exchange of recognition. Etong pag pumupunta siya ng Belgium at France, pag Pilipino ka, lalayuan ka. Layuan ka dati. Sabi niya. Maski ngayon, sabi niya. The time of ERAP. Nung college ako eh. Noong summer, sabi niya, nagpunta ako doon. Tsaka noong sem break. Tambayan ko yan eh. Pag may mga bakasyon, tambay ako dyan. Punta akong Luxembourg. Basta kung saan-saan siya nagpupunta dyan. France, pumupunta pa siya ng Spain. Plus yung isa pang professor naming namatay. Ganon din ang kwento si Professor Sarate. Yan. Yung mga taga-UE dyan na nag-Polsay, alam niya yan. Tsaka nag-Spanish. Yan. Theologist yun. Theologian yun. Pero hindi siya nagtuloy magpare. Tapos kaya nakakapagturo din ng Spanish yun pag kinukulang ng professor. Magaling din sa Latin. Ngayon, going back, nung pagdating niya ho doon, sabi sa amin, pag sinabi kong Pilipino ko, nilalayuan ako, may naglagay pa daw doon sa dati niyang tinatambayang restaurant. Filipinos are not allowed or no Filipinos. Po, tragis. Kaya pag pumupunta siya roon, tinatanong daw ho kapag mukhang Pilipinong itsura. Lalo yung kulay mo. Eh, mabuti na lang siya yung medyo singkitin, pero tas maputi. Tanong sa kam, medyo hawig kay Rico J. Puno yun, pero singkit na maputi. Pag tinanong siya, sinasabi niya, he's a Malaysian. Pag Malaysian, okay. Pag sinabing Pilipino, ituturo sa kanya yung nasa gilid. Kahit na marunong siya ng English, marunong siya ng Espanyol, wala silang pakiba sa Pilipino noon. At the time of Cory Aquino. Etong aming professor noon, si Sarate. Wala tong kinalaman doon sa sa rebelde. Wala tong kinalaman. Ay, rebelde sa Makabayan Block. Pareho lang ng apelyido. Kasi Pangasinense itong professor ko eh. Ito hong aming professor na yan, anti-Marcos yan. Anti yan si sir. Kaya na naging kaibigan namin because pareho kaming nasa political science. Kami mga estudyante niya at friendly si sir. Ay pala may cancer sa atay. Naghahanap na lang ng pastime. Kaya laging nagdamay sa inuman. Ngayon, siya ho mismo pumupuri. He joined the leftist. Pag may mga meeting-meeting yung mga yun, he joined the leftist. He talks with the leftist. Pero, he praises Makoy compared to Cory Aquino and Ramos. Diba? Pati rito sa Sultanate of Sulu, sa claim na to, nako, bilib na bilib sila. Eto pa. Kaya nung makita ko to kanina, nako, naalala ko na naman uli sila. Sabi ko, teka, ito na ngayong topic natin. Eto pa ha. Time ni Cory Aquino na tayo, mga kababayan. To kanina, MNLF. Okay? MNLF Malaysian Allied, and Soros, and Sard, when Miswari allegedly refused to sign a commitment na to include Sabah in the Declaration of Mindanao Independence. Di talaga ipapayag yan si ano. Ito ngayon, he said, when the late former President Aquino assumed power, her first priority was to ensure that the 1987 Constitution revised the definition of the Philippine territory and deleted Sabah as a historic claim. Ang problema ho, hindi ho na-delete. Kasi ho, maraming magwawala. Yung mga constitutionalist natin during the convention, hindi ho sila pumapayag sa ganyang gusto. In fact, the 1987, ito hong 1987 ha, kung tutuusin po, lumiit po yung ating territory dyan kung tutuusin. Ano lang ang isang naging pakinabang natin dyan? Parang yung imaginary line lang. Ganon. Pero sinasabi ho ng mga eksperto, kung kukumparahin ninyo yung 1935 Constitution at saka yung 1973 Constitution, kasi halos walang binago dun eh. Nadagdagan pa nga eh, napalaki pa yung teritoryo natin dun, yung mga sukat-sukat.
Kasi naisama na doon etong West Philippine Sea o yung South China Sea Islands. Ngayon, eto hong ki Cory, dahil hindi ho nila nagawa, no, hindi niya, wala kasi siyang control doon eh, sa constitutional convention natin eh. Ah, convention, doon sa mga constitutionalist natin, yung nagbuo niyan ng constitution ng 1987. Now, ang ginawa niya, punta siya sa Congress. Una, hindi pa, bago pa yun eh, sumulat siya sa Malaysia na sinabi niya, pinauubayan na namin, binibitiwan na namin yung claim na yan. Diba? Ngayon ang problema, eto. Wala hong bisa ang aksyon ng isang presidente na bitawan ang anumang teritoryo ng Pilipinas. Kinakailangan dito with concurrence of the legislative body. According to the 1987 Constitution. Ibig sabihin, mas may alam pa ang mga Malaysian, ang Malaysian government kaysa kay Cory pagdating sa saligang batas natin. Amin, oh my God. Sir, seryoso ka dyan? Yes, sabi niya. Seryoso. Imagine, pumunta ka doon, tapos wala pa lang, wala pa lang basihan. Pumunta ka doon sa kanila para ka lang, parang ganito, punta ka sa kapitbahay mo, oy, yung mga nakasampay ko dito ha, lahat ng nakasampay ko dyan na ganitong kulay, inyo na. Parang ganun lang. Ano sabi rin dito? He said, quote, the source said, but the joint resolution did get support from the Congress, okay? Malaysia's hardball diplomatic and guerrilla war maneuvers backed by shrewd use of economic leverage. Okay, and then source from the huge revenues from oil extracted in Sabah were completed by 1987. Grabe ha, tingnan nyo ha. Sourced from the huge revenue. So galing ho sa langis na dapat ay napapakinabangan ng bansa natin. Diba? Nagginamit dito sa mga guerrilla, sa mga NPA, sa MILF. So kumbaga ho mga kababayan, ang ginawa ng Malaysia, they have successfully anticipated. I recognize that they were successful in anticipating the war na pwedeng i-initiate or will, that can be initiated by the Marcos government. So ang ginawa nila ngayon, bago pa kayo papasukin namin rito, patawirin. Kasi noon meron din tayong superiority when it comes to naval assets eh. Kaya hindi ho ginusto ng Malaysia na makatawid tayo. So sa Mindanao pa lang, magpatayan na kayo. Madaling salita, ginamit ho ng Malaysia ang mga kapwa natin Pilipino doon para harangin ang tropa ng Pilipinas. Kasi pag napasok natin yung Sabah, madali na yan. Makokontrol na natin yung dagat yan eh. Babakuran na lang natin ang kabilaan yan, left and right. Oh, at ang Malay at ang Indonesia, hindi naman sa kanila tutulong yan. Ang layo pa ng Kuala Lumpur yan. Diba? So doon pa lang, pwede na nating mapasok yan. Yan ang iniingatan nila. Kasi madali lang naman na yung mga tao dyan ang sabihin lang, di, ayaw namin sa inyo, gusto namin sa Malaysia. Simple lang, lumayas kayo rito, amin ito. We have historical rights, we have the basis, di ba? Lahat meron tayo rito. May papel. Okay? Maraming salamat po muli sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Diyos Mabalos. Bye-bye.